Hi Leng, kumusta na ang iyong detek? Charot! Hello everyone, this is Roller Garden and welcome to my channel. So, meron na naman po tayong panibagong video ngayon dito sa aking channel. Pero kung bago ka lang sa aking channel, huwag po kalimutang mag-like at mag-subscribe. I-click mo na rin po ang notification bell para ma-notify ka po sa mga bagong video na ipapublish ko dito sa aking channel. So, sa video na ito, tuturuan ko po kayo kung paano po maging confident sa harap ng camera. Kasi may mga kaibigan ako na nagtatanong, Gerald, paano maging confident sa harap ng camera? Okay. So, kasi kami mga vlogger or kami mga YouTuber, para lang kami mga baliw na nagsasalita sa harap ng camera, di ba? So, sa video na ito, tuturuan ko po kayo kung paano maging confident tayo sa ating mga sarili sa harap ng camera. Based on my experience mga dai, we have a 4 reasons kung bakit hindi tayo confident sa ating mga sarili sa harap ng camera. Kasi gusto mo, sa harap ng camera, perfect ka, maganda, or pogi ka. So first, we have the physical appearance that we have. Diba? So, kung pangit yung ilong natin, tulad ko, flat yung ilong, makapal yung labi, pangit yung ngipin, pangit yung kilay, hindi tayo kaputian, pangit yung boses natin. Dinadown natin ang ating mga sarili kasi natatakot tayo na i-judge tayo ng mga tao. Hindi naman lahat ng mga successful vlogger, mga magaganda, mga makikinis, mga makuputi. Siguro, nung mga nagsisimula pa sila, hindi pa sila ganun kakinis, hindi pa sila ganun kaputi. Siyempre, kumikita na sila, ngayon, instant na yung mga pampabeauty, di ba? So, be contented kung anong meron ng ating mga sarili at ipakita natin sa buong mundo na kahit ganito yung itsura natin, kaya nating umarap sa camera at ibahagi ang ating mga kaalaman sa buong mundo. Diba? Hindi naman itsura ang labanan sa totoong buhay. Hindi naman itsura ang labanan sa pagkakaroon ng magandang buhay, magandang status ng pamumuhay dito sa mundo, diba? So, maging kontento tayo kung anong binigay sa atin ng Panginoon. Gamitin natin yan. Gawin nating strength kung anong meron ang ating itsura. Kasi usually, pag nag-video tayo, face lakas talaga ang pinapakita natin sa harap ng camera or sa ibang tao. Yung katulad ko, para lang akong baliw dito nagsasalita ngayon sa aming kusina. Pero pag in-upload ko to dito sa aking channel, hundreds or thousands or millions na makapanood dito sa aking vlog, diba? So darating yung araw, kung tuloy-tuloy lang ako sa baba vlog, marami ang makakapanood nito sa aking video na ito. Pangalawang rason kung bakit hindi tayo confident sa ating mga sarili sa harap ng camera is natatakot magkamali. Diba mga day? Natatakot tayo magkamali. Kasi tayo mga Pilipino, pag nagkamali ka, hinuhusgahan ka na kaagad. Dinadown ka nila pag nagkakamali ka. Pero, yung pagkakamali mo, gawin mong strength. Kasi, ang pagkakamali is the best experience. Kung kakamali ka ngayon, next video mo, gawin mo ng tama, diba? Kasi tayo mga Pilipino, pag once na nagkamali ang isang Pilipino o isang tao sa bansa natin, diba? Tulad sa social media, pag nagkamali ka lang, napagbigay ng mga informasyon or yung mga saloobin mo na ibabahagi mo sa social media, i-judge ka na kaagad ng mga tao. Tao lang naman tayo ay nagkakamali tayo, di ba? Ang kalabaw nga, nagkakamali nga minsan, apat na ang paa. How much more tayo mga tao, dalawa yung paa natin, di ba? Nagkakamali din tayo paminsan-minsan. Pero mga tayo, pagkakamali natin, gawin nating strength yan. Yung mga sinasabi ng mga tao, gawin nating strength yan, hawakan natin yan ng mabuti. And for the next day, pagkagawa ka ulit ng vlog or magkagawa ka ulit ng video, hawakan mo yung pagkakamali mo na ginudge ka ng mga tao, yung hinihila ka ng mga tao pababa kasi gusto nilang bumaba ka pero kapit ka kasi gusto mong magtagumpay sa iyong buhay. Tumakbo ka, lumaban ka at ipakita mo sa mga tao na nag-judge sa'yo na kaya mong umangat sa buhay na hindi sila kasama. Kasi wala namang ibang
angat sa mga sarili natin kundi tayo lang, diba? Although nandiyan yung mga family natin, pero support lang yan sila. Pero walang ibang makakatupad ng ating mga pangarap kundi tayo. Tayo ang ating sarili ang gumagawa ng ating mga pangarap. Yung mga pangarap natin sa buhay, walang ibang makakatupad niyan kundi tayo lang, mga dahil. Kaya yung mga sinasabi ng mga tao, yung na-judge ka ng mga tao, hawakan mo yan ng mabuti. Padating ng araw, makikita nila, ito ka na, successful ka na, diba? Pangatlong rason, mga tay, kung bakit hindi ka confident sa harap ng camera is experience. Wala kang experience salita sa harap ng camera. Yeah, tama ang iyong narinig, wala kang experience. Pero meron kang smartphone at merong front camera yan. Gamitin mo yan, mga tay. Pag wala kang kasama sa bahay, mag-video-video ka. Kausapin mo yung sarili mo sa harap ng camera. Tulad ko, bago ako gumawa ng video, kinakausap ko muna ang aking sarili para akong baliw na nagsasalita sa harap ng aking salamin, sa harap ng aking camera dito na para lang akong baliw, di ba? Ganyan-ganyan, mga tay. Experience is the best teachers. Experience is the best teachers. So, natatakot ka kasi wala kang experience. Natatakot ka humarap sa camera kasi hindi mo alam kung ano yung mga sasabihin mo. Hindi natin alam kung anong mga i-comment ng mga tao na makakapanood ng ating mga video, di ba? So bago ka mag-video ito, tips ko sa'yo, bago ka mag-video, kausapin mo yung sarili mo, gamitin mo yung smartphone mo, merong front camera yan, ayan, magsalita-salita ka dyan kahit ano, pwede kang kumanta, pwede kang sumayaw, exercise mo yung boses mo, yung mga facial expression mo, yung mga sasabihin mo sa mga tao na manunood sa mga video mo. Kausapin mo yung salamin mo, mga day. Pang-apat na rason, mga day, kung bakit hindi ka confident sa iyong sarili sa harap ng camera is, number 4 is patient or pasensya. Wala kang pasensya sa iyong sarili. Hindi mo ina-accept yung mga sinasabi ng mga tao sa iyo. Yung mga negative na mga sinasabi ng mga tao, mga day. Kasi, yun. Ako kasi mahilig ako magbasa ng mga comment ng aking mga video. So, may mga nag-comment naman. Hindi naman lahat ng mga tao na nakakapanood ng ating mga video is mga positive yung comment. Positive dyan, 20%. 80%, mga day. Negative yung mga taong bashers natin. So, as a YouTuber or as a vlogger, kailangan meron tayong pasensya. Yung mga comment na mga sinasabi ng mga netizens, sinasabi ng mga bashers natin, sinasabi ng mga kaibigan natin na hindi supportive sa ating mga time. Pasensyahan natin yan sila and i-accept natin sa ating mga sarili yung mga kamalian natin sa mga naunang video. For the next video, exercise natin para for the next video maging perfect na, diba? Yan, mga day. So, dapat yung apat na yon, alisin mo na yon sa isip mo para maging confident ka sa harap ng camera. Huwag mo nang isipin yung mga sasabihin sa'yo ng mga tao kasi bungal ka, kasi pango ka, pangit yung boses mo. Gawin mo yung strength kasi bigayan ni God. Gawin mo yung good vibes sa mga tao na manunood ng inyong mga video. Kasi sabi ko nga kanina, hindi naman lahat ng mga vlogger ay mga magaganda, mga pupuki, mga makikinis, mga mapuputi, mga magaganda yung mga mata, di ba, mga day? Kasi sa totoong buhay, mga day, hindi naman itsura ang labanan para magtagumpay sa ating mga pangarap, di ba? Ang ating mga pangarap, ang ating mga sarili lang ang makakatupad niyan, mga day. Yung mga tao na nag-bash sa atin, yung mga kaibigan natin na hindi supportive sa mga ginagawa natin, tsupera natin yan. Mga negative lang yan sa mga cancer sa ating mga buhay. Focus lang tayo doon sa mga kaibigan natin na sumusuporta sa mga gusto natin sa buhay natin. Pagdating ng araw, hindi naman natin alam kung maging successful ka sa pagiging vlogger or sa pagiging YouTuber. Balikan yung mga tao na tumulong sa iyo para umangat ka sa buhay. Yung mga tao na pilit kang hinihilang pababa. No, no. Huwag mo yan silang pakinggan, mga tay. Kung ano mga sinasabi nila, itsupera para go lang ang laban.
be positive, magbigay ng good vibes sa lahat ng mga tao. Kasi Diyos ko, ang dami ng mga problema sa mundo natin ngayon mga dahil ang lahat ng mga tao ay nakatutok na sa mga social media 24/7. Kaya be positive and be maging masaya sa lahat ng bagay kung anong meron ka. Kung anong meron binigay si God, accept mo yan mga dahil kasi bawat kung anong meron tayo sa katawan natin, may rason yan kung bakit binigay sa iyo ni Lord yan. Gawin mo yung strength para may bongga na ang buhay. Yun lang mga dahil, this is Ruler Gado. And huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe. I-click mo na rin po ang notification bell mga dahil para maging updated ka sa mga bagong video na ipapublish ko dito sa aking channel. Salamat po. God bless. Sana may mga nakuha po kayong mga magandang impormasyon dito ngayon sa aking pagbibigay ng apat na rason kung bakit hindi ka confident sa iyong sarili sa harap ng camera. Thank you po, Mabush. Love you more, mga dai.